Hello, hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng OFW. Nagbiyahe na pala kami niyan, nasa kuan na kami, nasa city center na kami niyan. Papasok kami, tapos magala-gala lang kasi day off namin, kasi galing kami ng agency namin, may binayaran. Ayan yung tower, yung parang condom tower ng Qatar. Summer na pala ngayon dito, so super init dito, kaya wala tayong masyadong video kasi nagmamadali tayo kasi ang init sa labas. So dapat kung gumalak ka gabi, so nasa loob na pala kami ng sitter center. Bumungad ito sa amin yung mga palaruan ng mga bata, yung playground nila, napakalaki nila. Ang saya ng mga bata dito, pero may bayad ata yan siya. Nagalagala lang kami sa loob para magpalamig kasi napaka-init sa labas. Pagkatapos niyan kasi yung kasama ko, nagkuha siya ng ATM sa BPI daw dito. Pwede pala siya sa international. So kinuha na lang namin siya kasi malapit lang dito. Tapos hinanap namin yung friend namin na nagtatrabaho sa Momoso dito na si Luigi. Isa to sa pinakamalaking mall dito and groceries sa Qatar, yung city center, tapos mga mura pa yung mga bilihin, tapos may mga tenant. So napakalaki nito, hindi mo siya maikot ng isang araw. So nawala-wala nga kami kahit saan-saan na kami pupunta kasi di namin siya kabisado. Tapos ang laki talaga niya na build yung mall na yan. So nakita na namin pala dito yung kawork namin dati na nag-transfer na sa ibang kumpanya na si Luigi. So nahanap na namin siya. Tapos ito pala yung kuan nila dito, yung parking lot. Napakalawak. Umaga pa to ha, pero pag gabi na yan, punuan yan. Kasi yung mga tao dito is gabi sila umaalis ng bahay, umaalis at saka gala, kain yan mga kuan. Pag umaga, tulog. Ito yung mga worker lang pa ata to. Grabe yung lakaran dito, malayo. Kasi wala tayong sasakyan, pero okay lang yan, laban lang tayo para sa kinabukasan. So enjoy lang. Para ma-chill, gala-gala muna kasi andito pa tayo sa bansang Qatar. So yung in-applyan ko pala ngayon is malamig doon na lugar. Char! Sana all malamig. So girnab ko na yung opportunity. Kwento ko muna sa inyo bakit ako aalis sa company ko na magsi 6 years na ako. Aalis ako sa bago, kasi sa bagong opportunity na dumating. Ginrab ko na siya kasi baka magsisi tayo pag hindi natin i-grab. Hindi lang naman to para sa sarili ko, para rin sa pamilya ko. Yung mga decision ko actually matagal ko tong kuan, kung tatanggapin ba ay kung itutuloy ko ba o hindi. So napagtanto ko na ituloy ko na siya para sa kinabukasan. Charot. So ikwento ko na lang sa inyo kung paano ako nag-apply at saan ako mapupunta soon. So abangan. Tapos pala namin sa kuan, sitter center is gumala kami ni Junel doon sa kuan, sa sok muna, yung may parang bata siya or yung parang divisoria sa Pilipinas, para mag-ikot-ikot muna at maghanap ng kung anong mabili kahit wala namang pera. Pero laban lang tayo sa buhay kahit anong mang pagsubok. So yung pamasahe namin, tipid naman kami sa pamasahe kasi metro lang kami nito at saka bus papuntang Alcor. So pag metro, 1 real lang yan. Pag bus is 7 real. So, mas okay na siya kontra mag-over kami na mga kulang-kulang 100 yung babayaran mo pag mag-over ka. Actually, iba yung pinunta talaga namin dito. Akala namin open yung kuan ngayon, visa application. So,
pagbayad namin, sabi ko, tinanong namin yung agency na pwede pa kami kasi mag-process ngayon kasi day off namin. Sabi nila close pala, so bumalik na naman kami niyan kinabukasan para mag-process ng aming visa application. So abangan yung mangyayari. Pagkatapos niyan, gumala kami sa Mia Park. So super lakad lang tayo dito. Galing kami niyan ng kuan, yung sok, sa sok. Tapos nilakad lang namin papuntang Mia. Kahit sa katirikan ng araw kasi wala na talaga kaming pera, pero okay lang, laban lang tayo para makagala. Malapit na kaming dumating dyan sa kuan, sa Mia Park. Nilakad lang namin talaga hanggang doon, napakalayo. Pero okay lang, at least worth it naman yung ginalaan namin. Maganda pala dito. So maganda pala dito magala pag gabi. Tapos sa marami dito mga kuan, pwede kayo mag-picnic. Maraming napipicnic dito na family, pwede kayong magdala ng pagkain. Marami ding naglalaro, marami ding nag-exercise dito sa Mia Park. Maganda dito pag gabi kasi napaka kuan, stress free siya. Pagkatapos niyan, gumala na naman kami sa souk. Bumalik na naman kami kasi hinahanap ni Junel yung pagkain na may pagkainan doon na unlimited daw siya. So hindi ako nakakain doon. So doon daw kami kakain, pero wala pala kaming pera. Char! Sobrang init, kahit alas 4 na siya, grabe pa rin yung init. Kaya pumasok muna kami, nakapag-decide kami dito sa kuan souk na magpasok muna kami sa loob at maghanap ng upuan para upo muna kami kasi sobrang init talaga dito ng temperatura namin to dito. Pero sobrang init talaga kaya nakapag-decide kami na papasok muna kami sa mga establishment dito sa kuan, sa souk. So pumasok muna kami dito ni Junel sa may mga damitan. Pero yung kuan pala doon, dulo, is doon pala yung, doon yung kainan pala nila na yung 35 daw unlimited na. Yung daan na to is nilakad lang namin sa galing to ng souk, tapos papunta sa Mia Park. So malayo siya yung lalakarin, pero nilakad lang namin kasi wala tayong pera kasi nagbayad pa kami sa agency. Pero okay lang, laban para sa pangarap. Tapos dumaan din para kami dito sa Kabayan Market. Dito ang bilihan ng mga Pinoy. Tapos ito nasa mosque, malapit dito sa mosque sa Doha, Qatar. Ito yung pinakasentro. Dito yung parang Divisoria, malapit. So malalakad lang siya kasi andito malapit sa metro station yung mosque. So pagbaba mo, mosque na siya dyan sa souk. Tapos naglakad-lakad lang kami ni Junel. Tapos pumunta kami doon sa mga mall kasi napakainit sa labas. Kasi ang aga namin pumunta kasi close pala yung kuan ngayon, yung visa application center. So nagalagala lang muna kami dito sa Mia Park na may dagat pala to dito. Galagala lang kami kasi di off namin na time na to. Tapos bihira lang kami makapunta ng city kasi napakalayo namin sa city. Mga 1 hour yung biyahe. Alcor to Doha. So malayo-malayo siya, nasa province kami na-assign. Pero okay lang laban. Ito yung parang dam nila dito sa dagat. Dagat yung kinukuha ng tubig nila dito. So ito yun yung parang dam-dam nila. So while waiting po na mag-low yung bumaba yung init, naghanap muna kami ng mga sisilungan namin or tambayan ni Junel. So na nilibot namin yung Mia Park. Napakalaki pala nito ng Mia Park. Pwede kayo dito mag-picnic na
family, may mga magkaibigan, pwede dito, pwede kayo magdala ng pagkain pala dito. So pag gumala kayo pala dito, so itaon nyo na hindi siya mainit. Yung mga 5 na kayo pumunta, 5 PM, okay na yun siya, goods na yun, para hindi kayo mainitan, para enjoy yung galagalan nyo dito. Meron din pala dito kung kuan may naglalaro, may mga family, kuan pang pamilya dito. Pwede mag-picnic-picnic, pwede magbaon, may playground ng mga bata. At saka pwede kayo maglaro-laro dito, may mga upuan din siya, may mga kainan din po. Kung gusto nyo mag-chill-chill, pumunta na kayo dito sa Alco ay kuan Mia Park, Duha, Qatar. So ang ganda dito, tingnan mo yung kuan nila, yung Bermuda nila, napakaganda na. Nabuhay siya yung Bermuda kahit napakainit, kasi may maintain silang taga-maintain niya na magdidilig every day. Tapos iyan, parang may taga-kuan din, taga-linis. Basta inaayos nila yan siya dyan. Ang ganda ng park nila. So babalik pa pala kami dito pagkatapos mag-stop work kami, para mag-chill-chill at magdala kami ng mga pagkain. Kasi pwede dito ma-enjoy ka at ma-stress-free yung mind mo nang dahil sa ambience ng kuan. Para siyang gubat. Napakalawak nito, parang ilang kuan to. Basta pag pumunta kayo dito, ma-relax yung mind nyo or utak nyo. Kasi napakaganda ng paligid. Fresh yung hangin sa tabi lang ng dagat. So ingat ang lahat sa susunod na po na ating mga drama. Abangan nyo kung anong mangyayari sa atin. God bless you everyone and thank you for watching. Sana may na-share ako at natuwa kayo sa mga video ko. Please share. Thank you so much and God bless you everyone. Sa lahat ng OFW, ingat yung lahat. May karugtong pala to na video, so abangan nyo kasi napakataas na ng video ko. So ingat ang lahat. Sana nag-enjoy kayo sa mga drama ko sa buhay and God bless you everyone. Amping ang tanan. Abangan nyo yung bagong journey ko soon. So kung saan ako mapapadpad nito. Daghang kaing salamat sa inyo. Kahit nahirapan ako mag-Tagalog, go lang. Kakayanin natin. So, tinry kong mag-voice over ng Tagalog kahit nahirapan ako kasi bulol ako. Pag Tagalog yung kuan ko, yung voice over, parang wala akong maidagdag na mga salita ba, yung maichika. So, ilaban na natin to hanggang dulo. Ingat kayong lahat. God bless you everyone. Og daghang kayong salamat sa inyong tanan. Nagtagalog di ay ko kayo na. Di ko yung mga Tagalog nga kuan. View.